Kidlat News Updates. Opo si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi magpapadala ang Amerika ng F-16 fighter jets sa Ukraine sa gitna ng patuloy na pambabomba ng Russian forces sa naturang bansa. Isa ang fighter jets sa kahilingan ng Ukraine government upang mapalakas ang kanilang laban para ipagtanggol ang kanilang bansa. Sa pagtatanong ng mga mamamahayag kung magpapadala ang gobyerno ng F-16s, isang matunog na no ang sagot ni President Biden. Bukas naman ang ilang European leaders sa ganitong ideya kahit walang formal na kahilingan mula sa naturang bansa. Noong isang linggo, nagkaisa ang maraming bansa sa pangunguna ng Amerika at Germany na magpadala ng dagdag na armas sa Kyiv. Inilahad ng Bangko Sentral ng Pilipinas na posibleng umabot sa 7.5 hanggang 8.3% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin ngayong Enero. 8.1% ang inflation rate noong Disyembre at sinabi ng ilang ekonomista na lumago man ang ekonomiya, hindi ito ramdam ng karamihan dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa BSP Department of Economic Research, ang price pressure ay maaaring mula sa pagtaas ng singil sa tubig, kuryente, pasahe at iba pang mga bilihin. Ipinapaban ni Bureau of Animal Industry Assistant Secretary and Spokesman Dr. Arlene Vitiaco ang pagbebenta ng frozen eggs at mga basag na itlog. Paliwanag ni Vitiaco, kapag basag na ang shell ng itlog, mapapasok na ito ng bakterya at maaaring contaminated na. Dagdag pa niya, may standard sa hygienic practices at hindi na maaaring ikonsumo ng tao man o hayop ang basag na itlog. Ibinunyag naman ni Philippine Egg Board Association President Erwin Ambal na tinatanggal ng poultry farmers ang shell ng basag na itlog, inilalagay sa plastic o container saka ibebenta sa local market bilang frozen eggs na 55 hanggang 60 pesos ang kilo. Patay ang chairman ng barangay at misis nito makaraang pagbabarilin ang kanilang sasakyan sa Parang Maguindanao del Norte. Kinilala ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, ang nasawi na si Abubakar Abdul, punong barangay ng Polok, Parang, at misis nitong si Baisa Abdul. Sakay ang dalawa ng isang Toyota Hilux nang paulanan ng bala ng armadong kalalakihan sa National Highway, Sitio Timbangan, Barangay Sarmiento, Lunes ng hapon. Nagpapatuloy ang imbestigasyon sa kung ano ang motibo sa pamamaslang. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.